We will be airing shortly a scripted advisory imposed upon us by the MTRCB in connection with the suspension of our news and public service program T3, Kapatid Sagot Kita. Pending before the Court of Appeals is a case filed by TV5 questioning the jurisdiction of the MTRCB. It is TV5's position that the MTRCB has committed acts of prior restraint which constitute a violation of the freedom of the press. The suspension order constitutes another act of prior restraint by the MTRCB. The following scripted advisory imposed by the MTRCB constitutes a grave abuse of discretion, and TV5 will vigorously question the imposition of this unlawful penalty. The MTRCB is not authorized by law nor by its rules to impose this type of penalty. Ang programang T3 Kapatid Sagot Kita ay suspindido ng 3 buwan bilang parusa sa paglabag sa Section 3C ng Presidential Decree Number 1986. Shake it! Shake it, baby! It's the oldie! Sila ang grupong Angklong Philippines Incorporated. Grupo ng mga retiradong senior citizen na ang libangan ay pagtugtog ng musika gamit ang angklong, isang musical instrument na gawa sa kahoy. Ang kanilang batang konduktor, 87 anyos, at ang mga kajame, halos kasing edad niya. Growing old, it's more fun in the Philippines. Mula sa Lugan at Yugyugan, silipin naman natin ang human poste. Bakit kanyo poste? Ang height ni Sultan Kose, 8'3". Siya ang pinakamatangkat na tao sa buong mundo. Nagpamidya siya para sabihin huminto na ang kanyang pagtangkat. O nga naman, mahirap kung ang kamay mo'y malaki pa sa mukha ng katabi mo. At syempre, sa tangkad niyang yan, mahirap magtali ng sapatos o sumakay sa tricycle o jeep. Allow me to use them. Magandang hapon mga kapatid. Hindi pa tapos ang unang basagan ng mukha ni Pacquiao at Bradley. Pero may poster na agad si Bradley na naghahamon kuno ng rematch si Pacman. Uy! Tall Raph, good move yan kay Bradley. May souvenir na siya na buo pang mukha niya. Pero sa atin, hindi mukha ang magbabasag sa mga binubulgan na anumalya. Basag ang reputasyon ng mga tiwalay. Ako po, si Raffy Tulfo. At mga tol, ako naman si Ben Tulfo. Tutok lang kayo sa programang Buo ang Reputasyon sa Pagbabalita. Pero bumabasag ng trip ng mga kriminal. Bakbakan at balitean na. Narito ang malulupit na balita ang kailangan ng agarang aksyon. Sa Metro Exclusive, potong o donasyon. Isa na naman pampublikong paralan sa Pampanga. Aminadong humingi ng pera sa mga estudyante nila. Ang kukulit nyo ah! Di ba bawal yan? 3 hininalang kawatan ng chihuahua. Pinaulan na ng bala. 2 patay. Isa pang kasamang suspect, critical. Cute, maaso, na bit-bit nila. Missing in action. Bangkay ng lalaking walang ulo at mga daliri, inangkinan ng pamilya. Pagkatado sa biktima dahil sa aso niya, alagang aso kasi, nakakagat. Pero biktima, ayaw tinover si Bantay. Mga surot na umatake sa isang eskwelahan sa Malabon, pinuksan ng Metro Action. Drug den sa tabi ng eskwelahan, ni-raid ng otoridad. 2 pino de edad, basyo sa pagtutulak ng marijuana. Sa Vigilante, mga fixer sa paligid ng DFA caught in the act. Take claw sa entrapment operation ng polisya. Palita at servisyo publiko, umpisa na! Okay, Tulben, itong una nating istorya, kumbaga sa estudyante, repeater. Semplang. Uy. Bakit kanyo? Kasi paulit-ulit na pinagbabawal ng DepEd ang paniningil sa estudyante, sa mga publikong eskwelahan. Pero tuloy-tuloy pa rin at walang kadala-dala itong ilang mga eskwelahan. Actually, ang nangyari nito, Tolben, ginagamit nila yung pangungutong sa mga public school front yung tinatawag na voluntary donation. Naku, alam ba na DepEd yan? Alamin natin. Si Miss Grace Ramos, pinapahanap niya pa ako ng 650 ngayong linggong ito. Bago ko daw i-enroll yung anak ko.
na naka-implement sa batas na walang bayad ang public school, edi gawin na po nila para naman makatulong sila. Ilan lang ito sa mga hinaing ng mga magulang sa San Fernando, Pampanga, kagaya ng 42 anyos na si Aling Cecilia. Paglalaba lamang ang ikinabubuhay. Kaya iniasa sa pampublikong paaralan ang edukasyon ng mga anak. Tatlo sa kanyang pitong anak ang pinag-aaral niya sa San Agustin Elementary School sa San Fernando, Pampanga. Kaso, tuwing enrollment, may malaking problema si Cecilia. 300 pesos times 3 ang kanyang kailangang idelensya para pambayad sa Parents and Teachers Association. Magbabayad din ako ngayong buwan na ito. Yung nga pong mga gamit nila, inutang ko lang eh. Kinumpirma mismo sa amin ang San Agustin Elementary School Principal na si Mrs. Grace Ramos ang patakalan ng kanilang eskwelahan. Yung ibang mga operating expenses po ng school, nagagaling po yun. Bali, donation po ng mga parents. Yung kaya lang po nilang ibigay yun. Ano ka mo, ma'am? Donasyon? Bakit ginawang compulsory ito tuwing enrollment? Hindi po yata malinaw sa mga magulang kung para saan ang kotong, donation! Hindi kasi kami binibigyan ng resibo, wala kaming resibo, so hindi ko alam kung yung mga binabayaran ko, kung ano yon. Kasi ayon sa DepEd, bawal ang anumang paniningil o bayarin sa mga public school mula kinder hanggang grade 4. Pagdating ng grade 5 hanggang 4th year high school, pinapayagan na ang pangongolekta ng bayarin tulad ng Red Cross, Anti-TB Fund, at Boy at Girl Scout Fees. Pero, paglilinaw ng DepEd, voluntaryo pa rin ang mga ito. Kung ganon, bakit may ganitong reklamo sa San Agustin Elementary School? Kasi dapat, Tol Ben, matagal ko nang sinasabi yan, ilang sekretary na ng education na kausap ko, si Bakin na kasi yung voluntary tinamaan ng kidlat na contribution na yan. Alam mo, Tol, pag tuwing school opening, talagang ito'y kultura na eh. Kahit na anong sasabihin ng DepEd, marang hindi ho natitinag itong mga eskwelahan. Kaya nga, dapat yung salitang voluntary contribution, totally alisin na, wala na talagang contribution sa kahit anong pampublikong eskwelahan. Ang masaklap niya, example, para daw sa Red Cross, para daw sa Anti-TV. Uh-huh. E ba't problema yan pa ng mga paslit yan? Uh-huh. Problema yan ng DOH. Tama. Problema ng gobyerno natin yan, yung para sa pati Boy Scout ba naman, problemahin pa nila. Voluntary daw, pero kotong yun. Dahil kapag hindi ka nagbigay, eh hindi ka ipapasa, o dili kaya i-hold yung mga grades mo. Okay. Yun eh. Paulit-ulit na lang, wala nang katapusan. Mm-hmm. Okay. Paano naman? Parang ito yung mga nangyayari sa mga malalayong probinsya. Wala sa Metro Manila, madaling masuplong. Kaya kinakala nitong mga nasa probinsya, makakalusot sila. Ay, ganun ang tingin ko rin, ha? Pero ewan natin kung alam mo, nakikita ko dyan, why is this happening? It keeps on happening. Dahil, ha, yung mga nasa DepEd, ha, yung budget para sa mga eskwelahan, okay, hindi pinaparating, hindi na binibigay, binubulsa. Naku. So parang sinasabi, gumawa kayo ng remedyo. Naku. Diba? So patay ka pa dahil. Eto mga teacher naman, kulang kami sa operation expenses, janitor, jobos, chok, what have you. Ang gagawin nila, ipapasa nila sa mga estudyante. Naku. Na supposed to be dapat budget yung galing sa DepEd. Kaya siguro, tumatahimik na at pinapabayaan na lang ng mga taga-DepEd, yung opisyal sa DepEd, yung matatas na opisyal, yung paghihingi sa mga estudyante sapagkat sila mismo gumagawa ng pangungutong din. Kinukutongan nila yung budget para sa mga eskwelahan at yung eskwelahan na nawawala ng budget, kinukuha sa mga estudyante. Well, tingnan natin to. Tingnan. Sino pong pwedeng makausap? Okay, babalik yan. At medyo sa parting wala ito. Wala nang katigil-tigil. Every single day, every time na mag-enrollment, at pagkatapos ng enrollment sa closing, magdadagsaan yung reklamo sa tungkol sa ganitong klase. Pero nakikita mo sa mga probinsya nangyayari? Hindi, maging dito sa Metro Manila. Metro Manila? Oh, mas ano nga dito eh. Sige, no, babalikan okay natin ang issue tungkol sa DepEd. Samantala, Tol, kung meron tayong vigilante, parang sa Congressional Avenue, may vigilante. Uy! Pero nakakatakot siya dahil walang patawad sa pinagdududahan pa lang na kriminal. Aba? Pinagbabaril ng vigilante na nakabisikleta ang tatlong lalaki na may bitbit ng dalawang asong chihuahua kanina madaling araw. Dead on arrival ang isa sa mga biktima na hindi pa nakikilala habang namatay ngayong hapon si Melchor Tilar na residente ng barangay Bahay Toro. Kritikal naman ang isa pa nilang kasamahan na si Jobet Candelario. Dalawang pumtasyon ng bala ang nakita sa crime scene. Hinala ng mga otoridad na paghinalaan ng magnanakaw ng chihuahua ang tatlong biktima habang ang gunman ang mayari ng nawawalang doggy
napakalalim na pag-analyze, mga tol, pinag-isipan ng gusto. Anyway, missing in action ngayon, ang vigilanteng nakabike, pati yung dalawang chihuahua na nakita sa insidente. Nako. Mula sa bike, ang vigilante! Punta tayo, tol, sa bilyar naman sa front.